Hello everyone! Welcome again to my YouTube channel! Ayan, so kamusta po kayong lahat? Ayan. Ayan, gusto ko lamang po sa inyo i-share po base po sa ating experience, paano po kikita sa Facebook Reel bonus. Ito po yung new feature po ni Facebook. Yan po yung nakikita nyong reel dyan sa anyong Facebook. Inilunsad po ito noong February dito sa ating bansa ngayong 2022. Kung mapapansin nyo sa another country is mayroon na po ito at sila po ay kasalukuyang nagsasahod na po dito po sa Facebook Reel. Ayan. So, ito pong Facebook Reel at pinangtapat niya po ito sa mga katulad ng napapanood natin sa YouTube short video, TikTok, IG Reel, or sa Instagram na yung mga video na tumatagal 15 seconds, 30, or 60 seconds. Pinangtapad niya ito kasi nga pwedeng nang tumamba yung mga tao dito sa ating Facebook Reel kasi katulad na siya ng mga short video nang nakikita natin nga dun sa ibang apps na TikTok or sa YouTube short video. So, kung mapapansin nyo, meron dyang like, comment, tapos share. Ayan po. Parang TikTok lang din siya. If may nakikita ka namang star sa taas, yan na po yung mga na-monetize na po na Facebook Reel. Kumikita na po sila sa sarili na sa sarili nilang upload na video, sa short video na ina-upload nila. So paano ka nga ba kikita or kumita nga po sa Facebook Reel? Sundin mo lang po yung requirements na hinihingi po ni Facebook Reel. Ang hinihingi po ni Facebook Reel na requirements, 1,000 views sa loob lang po ng 30 days. Okay, 1,000 views. No need na yung mga maraming followers. Ano? Basta makamit mo yung hinihingi niyang requirements. At pag nakamit mo yun, magno-notice naman yung Facebook sa'yo na pwede mo nang i-monetize. Pwede nang i-monetize yung Facebook Reel mo. Okay. Pansinin nyo yung iba, no? Piling-pili lang po kasi ito. Kasi yung iba, nag-upload ng mga Facebook Reel na may mga watermark or di kaya hindi sa kanila mismo yung video na ina-upload nila. Kahit marami pang views yan, million-million man, kung hindi sa'yo yung ina-upload mong video, useless lang din po kasi mare-reject hindi kasi sa'yo yung mga video na ina-upload mo. Mahirapan ka, matagal kang makatanggap ng notif ni Facebook pag ganun. Dapat, pag nag-upload tayo ng ating mga sariling video, dapat wala pong watermark. Wala pong watermark if kung magaling ka naman mag-TikTok, ayan, so yung TikTok mo about sa food or gaming, for anything, pwede kang kumuha sa TikTok at pwede mong i-upload dito sa Facebook Reel mo. Pero ang limit ng ang time niya is 15, 30 tapos 60 seconds. Yun lang po yung limit na pwedeng i-upload dito nga po sa Facebook Reel. Pag nag-upload ka nga at siguraduhin mong walang mga watermark, okay? Iwasan mo din yung mga music na naka appeal na dun sa TikTok mo, ano, pwede mong i-mute yun. At pwede kang kumuha ng music na galing mismo. If, pag nag-upload ka, meron dyan music, add music. Yun po yung nilagay ni Facebook Reel na pwede natin gamitin. Ayan, so alam mo na kung paano kikita dito nga po sa ating Facebook Reel. Okay, ano pang ginagawa mo? Subukan mo, wala namang magagawa. Ayan, mag-create ka na ng sarili mong Facebook Reel at sarili mong video para mas mabilis tayong manotif ni Facebook Reel. Okay? At pag nakamit mo na yon, ayan, pag na-monetize ka na, at least napapagkitaan mo na yung iyong Facebook Reel sa iyong ina-upload na short video. I hope na nagustuhan mo itong video ito. Bigyan mo na din ako ng like, share, and comment nga po. At baka hindi ka pa nga po nakasubscribe, kaya Ate Melody TV Vlog, libre pong mag-subscribe. Isabay mo na din ang bell button para manotif ka sa susunod kong upload na video. Maraming salamat everyone. God bless you to all. In mabuhay po tayong lahat. Ingat po. Thank you.